Pagbabasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik, aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig, kaya may pagkait butil na panghasik, ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang Salita ng Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag, ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib, tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapapanalig na rinig po natin ang mabuting balita para sa Martes na ito, at napakaganda po at napakamalapit sa ating puso ang mga narinig natin mula sa Ebanghelyo, ang tinatawag po nating The Lord's Prayer, o sa Tagalog, ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Kaya po ito po ay parang isang kayamanan na ipinamana sa atin ng Panginoon. Sa dinami-dami ng mga panalangin na pwede nating dasalin, ito lamang ang masasabi nating itinuro mismo ng ating Panginoon. Kaya nga po, kabataan pa lamang, maliit pa lamang, maganda nga na naituturo na natin kahit sa mga paslit ang Ama namin. Pati nga yung awit, no? Madami akong nakikita ng mga kabataan, maliliit pa, kaya na nilang kantahin. Kung magagawa niyo po yan sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, at sa inyong mga alaga, gawin po natin yan. Mga kapatid, itong Ama namin ay napakamakahulugan para sa atin, no? Sapagkat ngayong panahon ng Kwaresma, at tayo na sa unang linggo ng Kwaresma, hinihiling nga po sa atin ng simbahan na ating patindihin, no? Patingkarin ang ating pagdarasal. Kung meron tayong ordinary prayers, then pwede pa natin gawing extraordinary ang ating prayer life ngayong pong panahon ng Kwaresma. Kaya nga po, binigay sa atin ang Ebanghelyo na ito, at papaano po ba ang pagdarasal?
At ang Panginoon na mismo ang nagturo sa kanyang mga alagad kung papaano sila magdarasal. Suriin po natin ng kaunti ang ama namin, no? Ito pong ama namin ay parang para sa atin ay nagiging ordinaryo na lamang sapagkat lahat po tayo ay nakakaalam at madalas po nating dinarasal sa misa, no? Ngunit minsan ay naghahanap tayo ng mas extraordinary din, no? Ano pa yung mas mabisang dasal? May nabasa po ako na kapag tinatanong po yung mga exorcist, yung pong mga pari at ministro na nakakapagpalayas ng masamang espiritu, pag tinatanong sila, ano ang most powerful prayer? Marami po nagsasabi sa kanila, actually, it does not have to be a spectacular, extraordinary prayer. Sometimes, simple prayer such as Our Father, Hail Mary, and Glory Be, or the Creed can be powerful already. Simple lamang, pangkaraniwang maituturing natin, ngunit makapangyarihan at mabisa po. Kagaya po ngayong panahon ng meron tayong coronavirus, COVID-19 na kumakalat sa buong daigdig, at alam ko po na marami pong nanonood sa atin ngayon dito at sumusubaybay sa ating programa ay marahil hindi na nakapupunta sa simbahan dahil like sa Hong Kong, Singapore o marahil ay sa Taiwan at iba pang lugar ay nagsarado na po ang mga simbahan at wala na silang regular masses. Kung wala man po tayong mapuntahang simbahan sa mga panahong ito, ay pwede naman po tayo magdasal sa sariling bahay. At ayon po doon sa advice ng mga inyong mga dioceses and archdioceses, kung ano po ang ipinayo at advice ng ating obispo sa inyong kanya-kanyang lugar, yun po ang ating susundin. Kaya nga po, kung hindi man po tayo makapagsimba, then marami naman pong paraan like itong sa mga online. Kaya sana po lagi kayong tututok sa ating reflection, Sunday reflection. Sa pamamagitan po nito, ito rin pong mga simpleng panalangin. Ano po? Sa Ama namin ay makikita natin na ang una kinikilala natin ang Diyos. At ang ipinakilala sa atin ni Jesus na ang Diyos ay ating Ama. Hindi siya yung malayo o hindi siya yung ibang tao, ika nga, o ibang Diyos, kung hindi siya ay ating Ama. At dahil siya ay ating Ama, siya ay makapangyarihan sa langit at lupa, at dahil diyan, tayo isinasubmit natin ang ating sarili sa kanyang kalooban. O, matupad nawa sa amin ang iyong kalooban at maghari ka sa amin. At pangalawa naman ay makikita rin natin sa Ama namin na yung ating mga pangangailangan. Ito ay sabi nga natin, hindi po yung ano yung gusto ko, ano ho, gusto ko ng bagong kotse, gusto ko ng bagong damit, o gusto ko ng bagong trabaho. Hindi yung gusto ko, kung hindi yung kailangan ko. At kailangan ko na araw-araw ako'y may nakakain at sa aking mga mahal sa buhay. Kaya nga po sa Our Father, ang ina, give us our daily bread. And that represents already, ay sinasalamin na doon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kasama na rin siguro doon ang mabuting kalusugan, no? And so, ito ang hinihiling natin sa Our Father. And sabi nga ng Panginoon, alam na ng Ama kung ano-ano yung mga pangangailangan natin. At pangalawa, hinihiling din natin doon, mahalaga din sa atin, ay ang pagpapatawad ng Diyos para sa ating mga kasalanan. At nakita nga po natin yun ay may kondisyon gaya ng pagpapatawad natin sa ating kapwa. Papatawarin din tayo ng ating Panginoon. Dahil kung hindi na po tayo mapapatawad ng Diyos, then siguro kakalimutan niya tayo at hindi na tayo mahalaga sa kanyang paningin. Ngunit dahil sa kanyang awa, dahil sa kanyang pagmamahal, ay siya ay tumatanaw pa rin sa atin. Ngunit tayo hindi karapat-dapat, kaya sa Ama namin, hinihiling natin sa kanya, Ama, patawarin mo ang aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa aming kapwa. Sapagkat hindi nga po tayo karapat-dapat tumanggap ng pagpapatawad ng Diyos kung hindi tayo marunong magpatawad ng mga nagkakasala at nagkakamali sa atin.
At yung pangatlo na hinihiling natin, ilayo mo kami sa lahat ng mas tukso at lahat ng masama. At dyan sa, andyan na yung mga sakuna, and lalo na yung mga evil influences, maraming bagay na pwedeng mangyari sa isang araw na pwedeng magdala sa atin sa kasalanan. Iinisin ka, pipikunin ka, at magagalit ka na, makakapagsalita ka na ng masama. No, sana ay malayo tayo sa mga ganong klaseng mga tukso. Kasama na rin po dyan sa mga masama ay anumang sakit. Ilayo tayo sa anumang sakit na siyang lalagay sa peligro sa ating safety. Siguro kasama na rin dyan yung ilayo tayo sa virus ng COVID-19. No? Mga kapatid, napagnilayan po natin na bagamat ang aama namin ay pangkaraniwan, tinuturing natin pangkaraniwan, huwag natin itong take for granted. Sometimes, the simple and the ordinary can be most effective. Kagaya po ngayong panahon ng mga virus, simple and yet effective. Diba? Itinuro na sa atin ng ating mga magulang, hugas kamay. At kapag uubo, tatakpan ang ating mga bibig at ang ating mga ilong. At huwag tayong basta-basta hawak ng hawak sa kung saan-saan at ganun din sa ating mukha. Ordinaryo, simple, pangkaraniwan, ngunit ito ang mas effective. Ganun din po ang dasal ng Ama namin. Nawa, sa araw-araw ay madasal natin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoong Hesus na tumatawag sa ating Diyos bilang Ama namin. Mga kapatid, palagi po sana ninyong sundan ang ating programang ito. Naririto at makikita ninyo sa ating screen sa Facebook at sa ibang part ng social media, sa YouTube. At ibahagi din po natin ito, no, sa ating mga kapatid na mga Kristiyano, Katoliko. Maybe it's a one way of evangelizing. Share ninyo ang TV Maria Philippines.